Good morning, everyone. Kamusta kayong lahat? It's a Sunday, which means it's the start of our week, and let us start our week right and good. Okay? So for this morning, let me share to you some tips na nahanap ko sa internet, which is also matagal ko na rin ginagamit, okay, as part of my daily life. So these tips is about time management. Okay, so magagamit din yung ito lalo na sa panahon ngayon na naka-modular tayo and work from home. And lahat kayo ng mga students, sa bahay-bahay nyo lang ginagawa or sinasagutan yung inyong modules. Okay, so without further ado, let's start. So time management tips number one. Keep yourself motivated. Now you can grab a pen and paper for you to have take down notes kung ano yung mga important points na mapupulot ninyo. Okay, so keep yourself motivated. Balikan mo yung mga goals mo sa buhay, objectives mo sa buhay, yung aim mo, yung ambition mo, yung pangarap mo sa buhay. Bakit mo nga ba ginagawa ito? Bakit ka nga ba nag-aaral? Okay, bakit ka nga ba nagtsatsaga at nagsisipag? Para kanino? Para sa sarili mo, para sa pamilya mo. And eventually, para sa community, para makatulong ka, inshallah, someday. Okay? In the right time. In the right manner. Okay? So, keep yourself motivated is the very first tip in time management. Kailangan mong isa-isip at isa-puso ang iyong goal, ambition, yung objectives mo, yung layunin mo sa buhay, kung bakit ka nag-aaral, kung bakit hindi ka sumusuko, kahit na alam natin na medyo mahirap ang sitwasyon natin ngayon. Okay, so keep yourself motivated and inspired all the time. Okay, so approve. Let's go with number two tip. Divide up your work. Kung minsan naguguluhan tayo, nahihirapan tayo sa ating trabaho. Bakit? Kasi nga, pinagsasasabay natin. Okay, hindi ikaw si Darna, hindi ikaw si Superman, o kung sino mang superhero. Okay, so ang kailangan mong gawin, grab a pen and also a paper. Then write down your schedule. Make a schedule for that day, for the week, and even for the month. Okay? So, kuha ka ng papel at saka lapis or ballpen. Magsusulat na doon ng, ilagay mo yung date, yung araw, tapos yung oras. I-break down mo yung oras. For example, gigising ka ng 5 a.m. And sa 5 a.m. na yun, ang gagawin mo is tutulong kang maglinis ng bahay, hugas ng plato, or magluluto, ganyan, magwawalis, etc. And then pagdating ng 7 a.m., kailangan nakaligo ka na, naka-breakfast ka na. Pagdating ng 8 a.m., alas 8 ng morning, ng umaga, lagay mo sa schedule mo, kailangan kong sagutin itong module 1 ng science. Okay, so science lang muna, 8 to 9. Pagdating ng 9 to 10, is ibang subject na naman ang sasagutan mo. Module 1 ng halimbawa, araling panlipunan or like for example, philosophy na naman yung sasagutan mo. Okay? So, wag mong sasabayin na module 1 dito, module 2 dito, tapos module 3 na sa harap mo din. Kasi malilito ka talaga niyan. Okay? So, do not mix your works. Okay? Do not do all your works at a time. Ang dapat is, gawin mo yung work mo ng one at a time. Again, one at a time. Okay, para hindi ka masyadong ma-pressured and para hindi ka masyadong ma-stress. Lalo na kung medyo mahirap yung topic or yung subject na sinasagutan mo. Okay ba yan? Then, let's go to the third one. Do not multitask. Okay? Ayan. Yung kamay natin, dalawa lang. Okay? Yung paa natin, dalawa lang. So, wag kang feeling... Sorry for the term. So, wag nating isipin na kaya natin gawin lahat ng bagay ng sabay. Okay? So, one at a time pa din. Balikan natin yung number two kasi related lang naman sila. So, don't multitask. Follow the schedule that you have set for that day. Okay? Para hindi ka rin mahirapan. Wag mong pahirapan ang sarili mo. Okay? Wag natin pahirapan ang ating mga sarili sa mga bagay na hindi naman dapat nagpapahirap sa atin. Okay? So, yun lang. Do not multitask. Do your things, do your work one at a time. Isa-isa lang. Okay? Huwag mong pagsasabayin. Okay?
Kasi pag pinagsabay mo yan at pumalpak yung isa, pwede mawala lahat. Okay. So, the fourth tip on time management is keep a routine. So, how do you keep a routine? Follow your schedule. Follow what is written in your notebooks. Kung ano yung nakasulat dyan sa oras ninyo, sa schedule ninyo for that day, i-follow nyo yan. Hanggang sa masasanay na lang yung inyong isip, yung katawan, na dapat ganitong oras ito yung ginagawa ko. Dapat ganitong oras nakatulong na ako sa gawaing bahay. Dapat ganitong oras sumasagot na ako ng module. Dapat ganitong oras tulog na ako. Dapat ganitong oras wala ng Facebook Messenger, kundi focus ka lang sa pagsasagot ng iyong module. Okay? So, dapat ganun yung gawin. Okay? So, keep a routine. Sa umpisa, hindi madali. Kasi nga, nag-a-adjust yung ating body, yung ating system. Okay? System ng katawan natin. So, kailangan talaga mag-adjust. Lahat naman sa umpisa, kailangan mag-adjust. Hanggang sa eventually, masasanay din yung ating katawan. And parang easy na lang siya sa susunod. Okay? So, again, let us do a recap. Time management tips. First is, keep yourself motivated. Divide up your work. Multitask. Don't multitask, rather. And then, keep a routine. So, malinaw yon. Ngayon, meron pa akong isang quotation or saying, trust the timing of your life. Huwag tayo masyadong magmadali. Let us take time. Okay? Let us trust the process. Let us trust God's process, God's timing. Kasi kung para sa'yo, ibibigay niya yan. Okay? And wala naman sigurong bagay na nag-umpisa sa malaki or naging malaki ka agad na hindi dumaan sa pagiging maliit. Okay? Or hindi dumaan sa number 1 tapos napunta sa 100 agad. Wala naman sigurong ganun, di ba? Okay? So, baby ka muna bago ka maging matanda. Okay? So, trust the timing. Now, so that's it for this morning. That's it for this week siguro. Once a week na lang ako magbibigay ng tips or depende sa gusto ninyo. Okay? So, comment na lang. So, good morning. Stay strong and stay safe, everyone. Sayonara. Bye-bye.